What's up guys? Welcome back to my channel. This is Cora. Today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register online sa QC Vax Easy. So, let's get started. Okay guys, so bago ko ipagpatuloy, punta muna tayo sa ating sponsor. Before anything else, unboxing and everything, would like to thank BCDK for sponsoring this video. Let me tell you how you can get a discounted price on your Windows software and game keys. Just go to their website, bcdk.com. Link is in the description below. BCDK is an online game store designed to sell digital video games. The primary goals are to provide customers with a huge variety of games and affordable prices. Combining the lowest prices with instant delivery through a unique automated system, creating an unparalleled quality of fast service. Purchasing it online is fast and easy. You can get this Windows 10 Pro retail key on a discounted price. Just add to cart, check out, enter the coupon code UNB24, then redeem. You can now get it for $11.98. You can get this Microsoft Office 2019 Pro on a discounted price. Just add to cart, check out, enter the coupon code UNB24, then redeem. You can now get it for $41.64. You can now get this Microsoft Office 2016 Pro on a discounted price. Just add to cart, check out, and then enter the coupon code UNB24, then redeem. You can now get it for $25.07. And you can get this Windows 10 home retail key on a discounted price. Just add to cart, check out, enter the coupon code UNB24, then redeem. You can now get it for $11.39. All of the products are delivered digitally through an online system within minutes. Once again, maraming salamat BCDK for sponsoring this video. So, kung ready na kayo guys, ay simulan na natin. Ang QC Vax Easy ay isang pagre-register online bago po kayo makapunta sa branch ng nagbabakuna sa Quezon City. Kailangan nyo po munang mag-register online at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ito. Pwede nyo itong gawin sa bahay nyo gamit ang iyong laptop or computer. Pwede rin kahit saan gamit ang inyong mga cellphone or mga mobile phones. So mas pinadali at mas pinabilis. Tara, simulan na natin! So, punta po tayo sa ating website, qcservices.quezoncity.gov.ph. Ilalagay ko rin po sa description sa baba para mas mabilis nyo po siyang ma-access. Pwede po ito sa cellphone, computer, laptop, ayan. So, kapag napunta na kayo sa website na yun, magpa-pop up yung login options, guys. So, meron ditong pwede kang mag-login through email, Google, Facebook, and continue with Apple. So, kung mas madali kasi mag-login tayo, continue with Facebook kasi mag-prompt lang siya, mag-ask siya ng access para ma-input yung details niyo ng Facebook doon sa website ng QC e-services. Ganito yung magpa-pop up guys kapag wala pa kayong QC e-services na account. For example, let's say continue with Facebook tayo. Dito kanya idadirect sa create new QC e-services account kung wala ka pang QC e-services account. Okay, so magpa-populate din yung first name, last name, and then if you fill up nyo po yung mga kailangan dito, for example sa birth date at saka yung mga mobile number, address, dito, sex, and then yung
are you working in Quezon City? May video po ako kung paano mag-create ng QCE Services account. Ilalagay ko rin po sa baba para po ma-check ninyo kung paano. Kasi nag-apply din po ako ng Q Services, QC, Digital ID at approved na rin po yun. So, check nyo po yung isa kong video. So, for example, kung naka-create ka na ng QCE Services account, balik tayo sa login. Now, dito ulit tayo sa pinaka website nila sa may login options. So, mag-continue with Facebook tayo para mas mabilis. Yan yung sinasuggest ko. Now, since meron na akong account, mag-pop up na dito sa end ko, sa screen natin yung mga services ng QC. Okay? Nandito yung nakalista. So, dito tayo pupunta sa QC Vax Easy kasi magre-register tayo ng schedule ng pagpapabakuna. So, click lang natin yan and then meron ditong magpa-pop up na paunawa. Okay? Tagalog to guys. Inilagay na namin ang ilan sa inyong personal na impormasyon galing sa iyong QCE Services account. Kaya, mas maganda kung meron na kayong account kasi mag-auto-fill na siya sa inyong registration form. So, ito na yung ating QC Vax Easy Registration Form. Again, nag-autofill na yung mga details dahil ako ay meron ng QCE Services account dati pa. Once again, guys, check nyo yung link sa baba kung paano ako nag-create ng QCE Services. So, meron ditong mga questions. Ikaw ba ay nagtatrabaho sa Quezon City? So, kung oo, ayan, pipiliin mo, maglalagay ka rin kung ano ang trabaho mo at kung saan yung trabaho mo, address, yung address ng work mo. Pero kung hindi, which is naka-default siya sa hindi, hindi yung yung pipiliin mo diyan at hindi mo makiklik yung mga kahit may naka-asterisk dito sa part na to, hindi mo makiklik yung mga address at saka occupation kasi hindi yung pinili mo. So, dito tayo sa priority group. Meron po ditong iba't ibang priority group mula sa A1. Yan. Makikita nyo po kung ano ang definition ng priority group kung ikaw po ay kabilang ng A1, A2, A3, A4, A5. Meron na din tayong B1, B2, B3, B4, B5, at B6. Depende sa kung anong group po kayo, yun po yung pipiliin ninyo, okay? For example, meron kasi ditong may A1, ayan, healthcare worker, meron ditong, ayan, with comorbidity. Yan, depende po sa inyo kung ano ang, kung saan group kayo nabibilang. Ngayon, kung kayo naman po ay, for example, wala sa mga lista. Wala sa A1 to B6. For example, wala kayo dyan sa lahat ng yan. Of course, dito tayo po pipili sa C, rest of the population. Okay? So ako, yun yung pipiliin ko kasi wala ako dun. So may kasunod na tanong, ikaw ba ay may allergy sa mga bakuna o sangkap nito? Kung oo, oo ang pipiliin nyo. Kung wala, ay wala rin. Yan. Ikaw ba ang may comorbidity? Okay, so wala. Yun ay ibig sabihin kung may sakit. Ayan. Kailan ka pwedeng magpabakuna? Yun, meron silang option ng gabi, meron ding araw. Depende sa inyo. Maganda kasi meron kang pagpipilian kung ikaw ay gustong magpabakuna ng araw or gabi. Pero pag gabi, mas limited yata. So, pipiliin ko yung araw kasi araw naman ako available. Meron ka bang e-consult account? Okay, naka-default sa wala, pero kung meron po kayo, piliin nyo po yung oo dito, tapos i-enter nyo po yung patient number nyo. But since ako wala naman, so wala ang pipiliin ko. Electronic form consent, ito po yung consent natin na nagsasabi na ang lahat ay totoo at tunay. Ayan. Are you sure you want to submit this data? Magpa-pop up yan. So, kung hindi pa kayo sure, ay i-double check nyo lahat ng inyong mga sinagutan para hindi tayo makapag-mislead kapag pumunta na tayo sa vaccination. So, kung okay na, yes lang natin yan and then
meron na tayong successful registration, successfully saved. So okay, pagdating dyan ay magpa-pop up itong ating form, ang page na ito kung saan meron itong parang pa-thank you. Maraming salamat sa inyong pag-register sa QCVax Easy. Yan. Ikaw ay rehistrado na, ang iyong application ay aming natanggap at susuriin ng QC Local Government. Okay, pag pumunta na kayo guys sa branch kung saan kayo magpapabakuna, ay huwag po nating kakalimutang magdala ng ID. After po nitong application na ito, magte-text po sila sa iyong number na nakaregister sa iyong QCE Services na account. Magte-text sila doon kung kailan ang schedule ng first vaccination mo, okay? So, importante na i-save nyo, i-copy nyo itong reference number dito sa part na to. Okay, para meron kayong reference kapag pumunta na kayo sa branch. Itong sa amin ay sa QCT Hall. So, mabilis lang, wala pang 15 to 30 minutes na tapos kaagad yung first shot ng vaccination ng Better Half ko. Kaya kung ako sa inyo guys, magpa-register muna kayo bago pumunta para mas mabilis at mas madali. At buti na lang, meron na tayong QCE services para sa QCVax Easy. Mas pinabilis at mas pinadali ang pag-re-register online. Check nyo yung link ko sa baba kung paano gumawa ng QCE services account kung kayo ay wala pang account. So, yun lang po. Okay, so diba guys, ganun lang kadali. Pag nag-text na sa inyo ng schedule, kung nag-text na sa inyo kung kailan kayo babakunahan, ay pumunta na kayo kaagad at magdala kayo ng valid ID. Pagdating dun sa branch kung saan kayo babakunahan, ay bibigyan kayo nitong vaccination card. Sobrang bilis lang guys, wala pang mga 15 to 30 minutes ay natapos na kaagad, for as long as nagpa-register muna kayo bago pumunta dun, para ma-prioritize ka. So yun, tapos na yung first shot ng Mr. Ko, at waiting na lang siya ng another 1 month para sa second dose ng vaccine. So yun, sobrang bilis lang. And if you have questions, feel free to ask questions by leaving a comment down below. And that's it for today guys. I hope you like this video, and if you do, please give me a thumbs up. And if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and hit the bell for all notifications. Please follow us on our Facebook page, Unboxing and Everything, and our Twitter account, Unboxing E. Thank you all so much for watching. I'll see you again on my next video. Bye! Love ya!